Good day everyone. For this video, ang pag-usapan naman natin ay ang katarungang pambarangay, okay? So, napag-usapan natin on the previous videos about the aspects of CGS. So, meron tayong formal at saka informal, no? So, sa informal, yung community. Okay? So, this is the katarungang pambarangay belongs to the informal pillar of the CGS, okay? So, what is katarungang pambarangay law? So, matatandaan po natin na hindi lahat ng mga kaso ay, or hindi lahat ng mga away ay nasusolve sa korte, no? So, kung hindi sa tulfo pumupunta, no? Kadalasan na pinupuntahan ng mga magkapitbahay na merong alitan, no? Mag-asawa na merong problema, okay? Or yung mga kabataan na, you know, na involved sa mga gulo doon sa barangay, no? They are usually pinupunta muna yung mga issue sa office ng barangay, di ba? So, hindi agad-agad pumupunta sa korte, no? Lalong-lalo na kung yung mga issue ay maliliit lang naman, no? So, yan ay sinusubukan munang ayusin dun sa barangay level, okay? So, that's why the barangay, office of the barangays, they are governed by the katarungang pambarangay law, okay? Or they should have this, no? In order for them to settle conflicts na nilalapit sa kanila ng yon magkapitbahay na merong alita, okay, mag-asawa na merong issue, no? So for them to solve those issues na nilalapit sa kanila, they are governed by the katarungang pambarangay. Okay, so meron silang mga or what composes the katarungang pambarangay. So meron silang lupong tagapamayapa and the pangkat ng tagapagkasundo. Okay, so ito ay mga grupo kumbaga, no? So they are the group of individuals na pagtutulungan na ayusin yung problema na nilapit sa kanila, okay, dun sa barangay. Okay, so what composes the lupong tagapamayapa, no? So yan po ay ang chairman mag-a-act diyan ay yung punong barangay, yung si barangay captain, no? So siya yung mag represide ng lupong tagapamayapa. Okay? At saka sino yung mga members, no? So meron tayong 10 to 20 members, no? So 10 to 20, no? 10 to 20 members po ang composition ng lupong tagapamayapa. Depende kung maliit yung barangay, okay? So okay lang na 10, pero kapag malawak yung barangay, maraming sako, no? Kailangan siguro 20 members, no? So any person, sino yung mga pwedeng maging membro ng lupong tagapamayapa? So kahit sinong na residente doon sa barangay, okay? So kahit sino na nandoon na residente sa barangay din, pwede siyang maging member ng lupong tagapamayapa, okay, or nagtatrabaho sa barangay, no? So exercise and ano ba yung trabaho nila, no? So ano yung role nila? So they exercise administrative supervision over the conciliation panel. So sino yung tinutukoy na conciliation panel, no? So diyan na rin naman yung ating tinatawag na pangkat ng tagapagkasundo, okay? So pangkat ng tagapagkasundo, okay, siya yung tinutukoy dito na conciliation panel, okay? So ano ba yung composition naman ng pangkat ng tagapagkasundo, okay? So it consists of 3 members lamang po. So 3 member lang, okay? So, saan manggagaling yung 3 membro na yun? Okay? So, they shall be chosen by the parties, no? So, kung sino yung nag-aaway, let's say yung magkapitbahay, nag-aaway sila. So, pwede silang mamili ng maging part ng pangkat ng tagapagkasundo. So, pipili sila sa kung saan. Saan sila pipili? From the list of the members of the lupon. So, pipili sila dun sa listahan ng 10 to 20 members na yun ng lupon. Okay? Mamimili lang sila ng 3. Okay, so yung both parties yung mamimili, no? Okay, so bakit kaya kailangan ng conciliation panel or bakit kailangan ng pangkat ng tagapagkasundo? Okay? So just imagine na lang sa isang situation na kung saan merong issue, no? Tapos 20 members ang nandoon sa isang opisina na yun or 20 members nandoon, no? Okay? Para ayusin yung problema. Okay? Sa tingin ba natin madaling masosolve ang problema kapag maraming tao na involved, no? Nandyan lahat, okay? 20 members pag-uusapan or magbibigay ng advice, no? Para mag-ayos yung magkapitbahay. Okay? Do you think it will be effective? It is ideal, it is
ideal to solve the conflict with that number of individuals, no? So there are tendencies na magkakaroon ng miscommunications, hindi magkakaparehas ng suggestions, kaya mas mahirap maayos yung problema. Okay, that's why we have the conciliation panel. They are just like those individuals na, okay, sila mismo yung makikipag-usap, okay, sila yung nandyan lagi to talk with the parties involved, okay, yung mga nag-aaway, no, na magkapit-bahay, kumbaga, okay. So, ang magiging role ng lupong tagapamayapa, okay, supervise lang yung conciliation panel, okay. So, magkakaroon lang sila ng forum once in a month, no. They are going to meet regularly once in a month, okay, kung aabot na ng buwan ang alitan ng bawat individual, okay. So, they are going to just supervise the conciliation panel, okay. So, hindi sila directly in contact maybe with the fixation of the problem, but they are just supervising yung pangkat ng tagapagkasundo. Okay, so yun yung pagkakaiba ng role ng lupong tagapamayapa at saka pangkat ng tagapagkasundo. Okay, so this is based on the revised katarungang pambarangay law natin. Okay, so what else are the things that we should know about the katarungang pambarangay? Okay, so salient features lang ang ating pinoprovide muna dito, no? So, who has the authority to constitute the lupon? So, syempre, that is the power of the punong barangay. Okay? So, yung elected barangay captain natin. Okay? So, he is the power to appoint the lupon members. No? It is her exclusive prerogative. No need for approval, confirmation, or ratification of sanggunyang barangay. Okay? So, it's simply on the hands of the punong barangay. Okay? So, what if the punong barangay fails to organize the lupon? Then, magkakaroon siya ng administrative sanction na non-performance or neglect of duty. Hindi niya ginawa yung inuutos ng batas na dapat niyang gawin. Okay? So, neglect of duty. So, magkakaroon siya ng kaakibat na consequence naman. Okay? So, when and how can a punong barangay constitute the lupon? So, dapat within 15 days from the start of his term. So, pagkakaupo niya lang or officially na nag-oath siya at saka na-recognize na siya yung panalong bagong punong barangay, no? Dapat within 15 days na maupo siya ay maggawa na siya ng lupon. Okay? Or magbuo na siya ng lupon or lupong tagapamayapa. Okay? By the way, yung tinutukoy natin na lupon ay syempre yung lupong tagapamayapa or lupon tagapamayapa, I should say. Okay? So, lupong tagapamayapa or just simply the lupon. Okay? So, ngayon, meron tayo dito yung 15 days yung kinakailangan. Okay? Who are qualified to be members of the lupon? So, syempre, hindi lahat. Hindi porket ikaw ay residente ng barangay, pwede kang i-appoint ni punong barangay na maging lupon member. So, merong mga disqualifications. So, and unang-unang qualifications dyan ay, syempre, actual resident ka dun sa barangay, no? Or working in the barangay. Dapat of legal age, no? 18 and above. Okay, possesses the following qualities. So, do you have quality of integrity. Integrity, impartiality, or hindi ka biased, no? Integrity, wala ka, or malinis yung pangalan mo. In other words, independence, hindi ka official ng barangay, no? Baka mamaya ikaw pala ay kagawad din ng barangay, no? Hindi, iba yung workers sa officials, no? So fairness, no? So reputation for probity, no? You are observing equality all of the time, no? Okay? And religious maybe, no? Religious or moral conducts, no? Patience, resourcefulness, open-mindedness, flexibility, okay? They can be a qualified member of the lupon as observed or as examined by the punong barangay, of course, no? So, ano yung mga disqualification? Siyempre, below 18 years of age, no? Incompetent or wala ka ng mga ganitong qualities, no? So, you will not be qualified, no? Convicted of a crime, no? Siyempre, hindi ka pwedeng maging member ng lupon, okay? So, carrying penalties of perpetual or this temporary disqualification of from holding public office or ikaw ay naging officials noon, naging official noon, tapos ikaw ay na-disqualify from this
public service because of a crime, no? So elected government official, kung ikaw ay mayor, no? Mayor na ng munisipyo, hindi ka na pwedeng maging member ng Lupon ng Tagapamayapa, okay? Member of the armed forces who is an inactive service or ikaw ay nasa serbisyo pa ng armed forces of the Philippines, no? So you will not be qualified to be member of the Lupon, okay? Unless ikaw ay retired. So maybe you can be part of the Lupon, no? So what else are we going to have here? So ano yung mga cases na pwedeng ma-subject for the katarungang pambarangay? Ito yung pwede nilang dinggin, no? Mahaba yung listahan pero pinili lang natin some of the highlights, no? Or common, okay? So alarms and scandals, no? So alarms and scandals or nagkakaroon ng gumagawa ka ng ingay doon sa lugar, no? Kaguluhan. Ikaw ay nasa gitna ng daanan tapos sumisigaw-sigaw ka, nag-aamok maybe. That is a form of alarms and scandals, no? So that can be solved within the barangay, katarungang pambarangay. Use of false certificates, no? Namimeke ka siguro ng barangay certificates, no? So that might be solved in that. That might be also covered, okay? Using fictitious name, no? Mga hindi totoong pangalan yung ginagamit mo. Concealing, tinatago mo yung totoong pangalan mo, okay? Dahil siguro meron kang mga tinatakbuhan na cases, no? So illegal use of uniforms, no? Nagpapanggap kang police, no? Nagpapanggap kang gumagamit ka ng uniforme ng mga police, no? So that might be a physical injuries inflicted in a tumultuous affray, no? So merong riot, no? Okay? Tapos nagkaroon ng riot or violent violent acts, no? Between groups, no? Doon sa lugar, no? And nagkaroon ng physical injuries, merong mga na-injured na individual. Okay? Then that might be covered by the katarungang pambarangay. What else? Okay, giving assistance to consummated suicide, no? So tutulungan mo yung isang tao para mag-suicide. So that is punishable. Okay, less serious physical injuries, no? Yun. Okay, nagkaroon ng slight physical injuries ang dulo or maltreatment, no? So covered ng katarungang pambarangay. Unlawful arrest, no? Pwede rin sa barangay. Inducing a minor to abandon his or her. So sinasabihan mo yung bata para huwag nang umuwi, no? Okay? So delikado 'yun, that is covered here. Okay? Light threats or mga pananakot na ginagawa ng isang individual, okay? That might be solved here. Altering boundaries or landmarks, no? Nililipat mo yung muhon, no? Muhon or yung sign, okay? Of the boundaries ng mga lupa, okay? Or pagmamay-ari ng isang tao na lupa, nililipat mo, okay? Kasi gusto mong mapalawak yung sayo, no? That is punishable, no? That might be heard in the katarungang pambarangay, okay? Or that can be heard in the katarungang pambarangay. Okay, ano yung mga cases na hindi pwede na i-subject sa katarungang pambarangay, no? Pag yung offense ay offenses involving government entity or gobyerno mismo yung involved, no? Doon sa issue or nirereklamo ay yung gobyerno, no? So that is not covered by the katarungang pambarangay. Okay, offenses, no, with maximum penalty of 1 year, okay, and exceeding fine 5,000, no. So hindi pwede yung mga more than 1 year, no, na ma-subject for the katarungang pambarangay, or more than 5,000, okay, yung fine. Offenses with no private property, so parehas na government entity yung involved or government official yung involved. So, parehas na sila ay nag-aaway. No? So, real properties in different cities and municipalities, no? General rule, pag magkaiba yung yung location ng lupa, let's say yung involved na pinag-aawayan ay lupa, no? So, syempre, kapag nakalocate within different city and municipality, merong confusion kung kaninong barangay ang may jurisdiction. So, it is not covered within the barangay. Okay? Disputes that need urgent legal action. Siyempre, korte na ang kailangan dyan. Okay, labor disputes. Siyempre, hindi nasa barangay but nandyan yung Department of Labor and Employment natin, okay, to hear labor disputes, no? So, land disputes, no? It is also exempted in the katarungang pambarangay. Okay? Action to annul a judgment upon a compromise. So, they don't have the power to annul a judgment, no?
upon compromise or napag-usapan, nagkabati yung ano yung ano to, yung akusado tapos yung nagrereklamo, no? So hindi pwedeng bawi, hindi, wala silang power na okay baguhin yung judgment ng court, no? So that is not taken, okay, under the katarungang pambarangay. Okay, so what is the term of office ng lupon? So upon appointment, each lupon member shall serve 3 years po, no? So unless pwedeng ma-terminate yan earlier, pag namatay, nag-resign, okay, or na-transfer ng residence or place of work, okay, or siya mismo nag-withdraw ng appointment, no, tinigil na niya, okay, yung appointment, no, or ayaw na niya na magtrabaho, okay. So however, the withdrawal should be occurred with the majority of all the members of the lupon, okay, with the approval ng punong barangay tsaka members ng lupon. So are the lupon members entitled to some compensation or meron ba silang sahod? General rule, wala silang sahod, no? So they serve without any compensation. Pero kung sa mga barangay, no, mga mayayaman or merong enough funds, no, then they can have honoraria, okay, na sinasabi natin as or as their compensation, honoraria, no? Honorarium, bro. Honoraria, okay? So that is how the lupon tagam that is all about the katarungang pambarangay. Okay? So highlights of the lupong, I mean highlights of the katarungang pambarangay. Okay? So that's it for the katarungang pambarangay.